Araw-araw na mga salita ng Diyos. Anong uri ng kumakatawan na katangian ang ipinapakita ng gawain ni Satanas sa tao? Dapat ninyong matutuhan ito sa pamamagitan ng inyong sariling mga karanasan. Ito ang pinakakumakatawan na katangian ni Satanas, ang bagay na paulit-ulit nitong ginagawa, ang bagay na sinusubukan nitong gawin sa bawat isang tao. Marahil ay hindi ninyo kayang makita ang katangiang ito, kaya hindi ninyo nararamdaman na lubhang nakakatakot at kasuklam-suklam si Satanas. Mayroon bang nakakaalam kung anong katangian ito? Lahat ng ginagawa nito ay ginagawa upang pinsalain ang tao. Paano nito pinipinsala ang tao? Maaari ba ninyong sabihin sa akin sa mas espesipikong paraan at ng mas detalyado? Sinusulsulan, inaakit at tinutukso nito ang tao. Tama iyon. Ang mga ito ang ilan sa paraan na naipapamalas ang katangiang ito. Si Satanas din ay nandaraya, nanunuligsa at nag-aakusa sa tao. Lahat ng ito ay mga pagpapamalas. Mayroon pa bang iba? Nagsasabi ito ng mga kasinungalingan. Ang pandaraya at pagsisinungaling ay likas kay Satanas. Madalas nitong gawin ang mga ito na dumadaloy na ang kasinungalingan mula sa bibig nito nang kahit hindi na nito kailangang mag-isip. May karagdagan pa ba? Naghahasik ito ng pagtatalo. Ang isang ito ay hindi gaanong mahalaga. Ngayon ay ilalarawan ko ang isang bagay sa inyo na sisindak sa inyo. Ngunit hindi ko ginagawa ito upang takutin kayo. Ang Diyos ay gumagawa sa tao at pinapahalagahan ang tao kapwa sa kanyang saloobin at sa kanyang puso. Sa kabaligtaran, pinapahalagahan ba ni Satanas ang tao? Hindi nito pinapahalagahan ang tao. Ang lahat ng iniisip nito ay tungkol lamang sa pamiminsala sa tao. Hindi ba tama iyon? Kapag pinag-iisipan nito ang pamiminsala sa tao, ang nasa isipan ba nito ay ang magmadali? Oo. Kaya pagdating sa gawain ni Satanas sa tao, may dalawa akong parirala na sapat na makakapaglarawan sa malisyoso at masamang kalikasan ni Satanas na tunay na magtutulot sa inyong makilala ang pagiging kasuklam-suklam ni Satanas. Sa paglapit ni Satanas sa tao, palagi nitong nais na sapilitang masakop at sapian ang tao, ang bawat isa, hanggang sa punto na maaari nitong ganap na makontrol ang tao at mapinsala ang tao ng lubha upang maaari nitong makamit ang layunin nito at maisakatuparan ang mabangis na ambisyong ito. Ano ang ibig sabihin ng sapilitang sakupin? Nangyayari ba ito nang may pahintulot mo o nang wala kang pahintulot? Nangyayari ba ito nang nalalaman mo o nang hindi mo nalalaman? Ang sagot ay lubos na nangyayari ito nang hindi mo nalalaman. Nagaganap ito sa mga sitwasyon na wala kang kamalayan.
Marahil kahit wala itong anumang sinasabi o ginagawa sa iyo nang walang batayan, walang konteksto, naroroon si Satanas na pumapalibot sa iyo. Naghahanap ito ng pagkakataon na makapagsamantala at pagkatapos ay sasakupin ka nito ng sapilitan. Sasapian ka, makakamit ang layunin nito na ganap kang kontrolin at pinsalain ka. Ito ay ang pinakakaraniwang intensyon at pag-uugali ni Satanas sa pakikipaglaban nito na ilayo ang sangkatauhan sa Diyos. Ano ang nararamdaman ninyo kapag naririnig ninyo ito? Nasisindak at natatakot sa aming mga puso. Nasusuklam ba kayo? Oo. Kapag nasusuklam kayo, naiisip ba ninyo na si Satanas ay walang kahihiyan? Kapag naiisip ninyo na si Satanas ay walang kahihiyan, nasusuklam ba kayo kung gayon sa mga tao sa paligid ninyo na palaging nais kumontrol sa inyo? Sa mga may mababangis na ambisyon para sa katayuan at mga pakinabang? Oo. Kaya anong mga paraan ang ginagamit ni Satanas upang sapilitang sapian at sakupin ang tao? Malinaw ba ito sa inyo? Kapag naririnig ninyo ang dalawang salitang ito na sapilitang pananakop at pagsapi, nakakaramdam kayo ng pagkasuklam at nadarama ninyo ang kasamaan ng mga salitang ito. Nang walang pahintulot ninyo o nang hindi nyo nalalaman, sinasapian ka ni Satanas, sapilitan kang sinasakop at ginagawa kang tiwali. Ano ang mararamdaman mo sa iyong puso? Nakakaramdam ka ba ng pagkamuhi at pagkasuklam? Oo. Kapag nakakaramdam ka ng ganitong pagkamuhi at pagkasuklam sa mga paraang ito ni Satanas, anong uri ng damdamin ang mayroon ka para sa Diyos? Pasasalamat. Nagpapasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa iyo. Kaya ngayon, sa sandaling ito, may pagnanais ka ba o kalooban na hayaan ang Diyos na mga siwa at mamahala ng lahat ng mayroon ka at lahat ng kung sino ka? Oo. Sa anong konteksto nakabatay ang sagot mo? Sinasabi mo ba ang oo sapagkat natatakot ka na sapilitang masakop at masapian ni Satanas? Oo. Hindi ka dapat magkaroon ng ganitong uri ng kaisipan. Hindi ito tama. Huwag matakot sapagkat ang Diyos ay naririto. Walang dapat katakutan. Sa sandaling maunawaan mo ang masamang diwa ni Satanas, dapat kang magkaroon ng mas tamang pagkaunawa o ng mas malalim na pagpapahalaga sa pagmamahal ng Diyos, sa mabubuting intensyon ng Diyos, sa pagkahabag at pagpaparaya ng Diyos para sa tao at sa kanyang matuwid na disposisyon. Si Satanas ay lubhang kasuklam-suklam. Datapwat, kung hindi pa rin ito humihikayat sa iyong pagmamahal sa Diyos at sa iyong pananalig at pagtitiwala sa Diyos, kung gayon ay anong uri ng tao ka? Handa ka ba na hayaang pinsalain ka ni Satanas?
Matapos makita ang kasamaan at pagiging kasuklam-suklam ni Satanas, pumipihit tayo at tumitingin sa Diyos. Sumailalim na ba ngayon sa anumang pagbabago ang iyong kaalaman sa Diyos? Maaari ba nating sabihin na ang Diyos ay banal? Masasabi ba natin na ang Diyos ay walang kapintasan? Ang Diyos ay natatanging kabanalan. Mapaninindigan ba ng Diyos ang titulong ito? Oo. Kaya sa mundo at sa gitna ng lahat ng bagay, tanging ang Diyos mismo ba ang maaaring manindigan sa pagkaunawang ito ng tao sa Diyos? Mayroon pa bang iba? Wala. Kaya ano ba talaga ang ibinibigay ng Diyos sa tao? Nagbibigay lamang ba siya sa iyo ng kaunting pagkalinga, malasakit at pagsasaalang-alang nang hindi mo ito namamalayan? Ano ang naibigay ng Diyos sa tao? Ang Diyos ay nagbigay sa tao ng buhay. Nagbigay sa tao ng lahat ng bagay. At walang pasubaling ipinagkakaloob sa tao ang lahat ng ito nang walang hinihinging anumang kapalit, nang walang anumang lihim na hangarin. Ginagamit niya ang katotohanan. Ginagamit ang kanyang mga salita. Ginagamit ang kanyang buhay upang pangunahan at gabayan ang tao. Upang mailayo ang tao mula sa pamiminsala ni Satanas, sa mga panunukso ni Satanas, sa panunulsol at pang-aakit ni Satanas, upang tulutan ang tao na makita ng malinaw ang masamang kalikasan ni Satanas at ang nakakatakot nitong mukha. Tunay ba ang pagmamahal at malasakit ng Diyos sa sangkatauhan? Ito ba ay isang bagay na maaaring maranasan ng bawat isa sa inyo? Oo.